Luzon, Visayas, Mindanao, magandang maganda pa kayo sa umaga. Ako naman ang inyong kaibigan, guwapong Willy Espiritu ng inyong programang For Your Information. Good morning, Luzon. Good morning, Visayas. Good morning, Mindanao. Good morning, America. Ohayo gozaimasu, Japan, China, Korea, saan man kayong lupalop na andon. Magandang umaga. So before we start, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you so much. Maraming salamat. Lord Jesus, bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. Magandang umaga, Brother Mar. Brother Mar Agustin, Rodriguez, yan. Sa inyong lahat, kamusta kayo? Marami tayong gustong talakayin, ano? Mamaya tatalakayin natin, hindi daw a-attend o hindi daw makontakt si BBL doon sa Davao at nagpapareset ng February 2. Nga lamang, naka-schedule si presidential aspirant Isko Moreno at hahanapan pa yata ng slot ng DCBB. Ano ho? Nawa, yung politikang yan ay maiayos. Ano ho? At pag-usapan din natin yung pagbubulgar ni isa sa mga commissioner dyan sa COMELEC, ano, si Commissioner Rowena Guanzon, ha, doon sa kanyang isiniwalat. Yan, mamaya pag-uusapan natin. Ngunit, unahin natin itong problema ng ating bansa. Ano ba naman yan? Katatapos lang, kahapon, binalita natin, di ba? Ano? Yung gasolina, lahat tumataas, ano? Gasolina, asukal. Ngayon, araw na ito, cooking oil, yung mga mantika, ha? Grabe, yung dating 800 na isang balde, times 2, 100% ang tinaas. Dating 800, ngayon ay 1,600. Oh my God. Tumaas din ang gatas, kape, Pinoy pandesal, ha? Noodle, detergent bars. Ha? Naku, Diyos Mar Joseph. Ang pandesal ngayon, hindi na 2 piso. 2.35, 2 pesos and 35 centavos. Ano ba yan? Kaya, yung mga maninida ng pagkain, tapsilog, Diyos Mar Joseph, hindi na nila malaman kung paano nila itataas ang presyo sa awa sa sambayan ng Pilipino. Good morning! Magandang ka pa sa umaga, Madam Angelica Paz. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa BSC, Sir Willie, Madam Mao, and family. Ingat po kayo lagi. More power and God bless. Maraming salamat, Madam Sexy Angelica Paz. Itong pagtaas ng mga bilihin, ano ho, yung asukal, grabe. Paano mabubuhay ngayon yung nagtitinda ng mga magugulaman? Yung nagtitinda ng gulaman, sago, yung mga soft drinks, apektado yan, ano ho. Hindi naman daw nagkukulang ng supply. Ano ang dahilan ng pagtaas ng asukal? Ha, pati yung cooking oil. Ang tingin ko dyan, may nag-hoarding. Halimbawa, ma-Pilipino ka, ma-inche ka, yan ho mga mandurubo. Mandurugas eh. Carlo Crisologo, good morning. Itinatabi, ha? Iniimbak yung mga produkto.
tapos sasabihin, wala silang makuwang o wala silang maangkat na asukal o kaya cooking oil and other commodities. Ano ho? Pero katotohanan yan, plano nilang itaas yung presyo. Ha? Bakit naman po ganun? Ngayon, may gobyerno ba tayo? Yan ang tanong. Meron ka bang Department of Trade and Industry? Ano bang gobyerno ang nakakasakop para kastiguhin itong mga nagtataas ng cooking oil, itong asukal, ha, itong mga dilata? Anak ng putragis naman, mga kaibigan. May pandemya. Oh, 'di ba, nung unang taon ng pandemya, marami tayong ginagawa katulad ng tawag mo dito. Kinakailangan may ilang buwan na hindi dapat magbayad doon sa inuupahang bahay dahil grabe yung pandemic. Ngayon 2021, naandyan pa rin ang pandemya. Na ngayon 2022, meron naman pandemic pa rin ng COVID-19 na pinalooban ng anong tawag mo diyan, Omicron. Marami pong hindi nakakapagtrabaho eh. Alam na alam niya ni Madam Ibramos eh. Ah, good morning, Miss Beautiful. Blessed Friday, Sir Willie Espiritu. FYI, Madam Mau, and to all Broad Stream Cast Communicators family, stay healthy and have a safe weekend ahead. Watashi wa anatao aistimas. Good morning po. Sino siya? Sino siya? Ang ganda, no? Ang ganda eh. Naka side view eh. Oo. Bakit kaya ayaw niyang ibigay yung totoo niyang pangalan? Ano? Oy, grabe. Ha? Sabi niya, watashi wa anatao aistimas. I love you, sabi niya. Good morning, Miss watashi wa anatao aistimas. Ha? Ito, grabe to, mga kaibigan. Ang tanong eh, meron ba tayong gobyerno na nagpupulis netong hanay ng ano? Tulad dito mga commodities natin, hirap po ang taong bayan eh. Paano tayo kakain? Paano yung tinatawag natin na nahihirapan? Paano po sila kakain? Helen Madrona, good morning, a blessed Friday to you and to your family. Thank you Helen Madrona. At huwag kakaligtaan, no? Mag-like, mag-share, mag-subscribe. No? At para dito sa tinatalakay ko, kung gusto ninyo mag-join o magbigay ng inyong comment, pag-usapan natin. Halimbawa, ano bang pagkain natin ang hindi natin ginagamitan ng mantika? No? Yung Philippine Coconut Authority, sabi, ang dinadahilan dito kaya daw tumataas ang mantika dahil mataas daw ang mataas daw po itong copra. Bakit naman yung gatas at kape? Yung Pinoy Tasty Bread, isa sa epekto niya yung pagtaas ng asukal, noodle, detergent bar, at iba pa. Diyos Mariosep naman. Gailian Reyes in real name, sir. Thank you so much, Miss Beautiful. Gailian Reyes, watashi wa anatao aistimas. Ano ho? Bakit wala tayong nakikitang kumikilos upang ipagtanggol ang karapatan nating mamamayan dito sa pagdurusa natin?
Bakit mataas ang gulay? Bakit mataas ang karne ng baboy, ng baka? Bakit mataas ang manok? Lahat ho yan, ito mga kape, asukal, gatas, lahat ho yan ginagamitan po ng transportasyon. Wala rin makapagpigil sa on the part of the government para po sa ganitong bagay. So, anong mangyayari ngayon sa mga kababayan natin? Pagka nagugutom po ang isang tao, kumakapit po yan sa patalim. Meron nga sa kagutuman, naglilimbag, kumita lang ng 100 piso, maglilimbag ng vaccination card. Hindi ba? Yung iba naman, nakikisangkot sa pagbebenta ng shabu. Yung iba naman, gumagamit ng shabu o anumang nakaka-addict na bagay. Tingin ko dyan, susunod, baka pati pamasahe, tataas na. Ngayon, paano kakayanin ng isang napakahirap na mamamayan itong mga bagay na ito? Paano pa sila makakapag-prito man lang ng itlog? Di bale, kung lahat ng mamamayang Pilipino marunong na hindi, actually, yung itlog, pwede nga natin lutuin yan sa tubig . Hindi nilaga. Ilan lang kasi yung mga mamamayang Pilipino na gumagamit ng yung isang klase na frying pan, yung kawali, no, na kahit na hindi mo lagyan ng mantika, nakakapagluto ka. Yung mga stainless na dati, yung mga lumang ginagamit natin ng mga kawali, kaldero, alam ho ninyo, cancerous ho yan . Subukan ninyo, Madam Eve, subukan ninyo, yung kalderong stainless o kaya yung bakal, di ba? Gadgadin ninyo ng steel wool. Lagyan nyo muna ng malinis na tubig. Habang ini-steel wool mo yung kawali o kaya yung kaldero, makikita mo unti-unti umiitim yung tubig. Yun ho yung nakaka-cancer. Yan po ang milking problema po sa ating bansa. Yung bang marami po tayong bakit. Kasi kaya nga po tayo pumili ng taong mamumuno, ika nga, para masusolusyonan at masasagot ang mga bakit nating problema o parang mas lalo pang blabla. Buhit iskweta, mapagpalang umaga, Honorable Willie Espiritu nakikinig, Boy Tobias. Maraming salamat, kapatid na Boyet Eskweta at Boy Tobias. Kaya nga po, tama yung tanong ni Madam Motashiwa Anatao Aistimas, ni Gillian Reyes. Imaginin mo, lagi na lang tayong nagtatanong. Oy, Kathleen Rose Carino, good morning. Good morning din. Napakaganda niya ni Kathleen. Ito yung yung isa sa mga nahihirapan sa mga karating lalawigan, dahil mahal nito yung ating agrikultura. Ngayon, nakalimutan ko lang kung anong tawag doon sa kaldero ngayon, tsaka yung sa kawali na bago, na hindi mo pwedeng gamitan ng sandok o kaya ng siyense na stainless. Kinakailangan yung kaldero at kawalin yan, hindi nasusugatan. Yan. Ngayon, yung lumang ginagamit natin kawali at kaldero, subukan po ninyong isin
ng steel wool. Lagyan nyo muna ng tubig na, na malinis. Tingnan nyo, habang kinikis-kis ninyo yan ng steel wool, umiitim ng umiitim yung tubig. Yan po yung cancerous. Kaya marami nagkaka-cancer dito sa bansa natin. Ngayon, inilabas itong mga bagong automodernong kawalit kaldero na ito. Yung non-stick pan tsaka non-stick kaldero. Ano? Yan, ha? Kaya gagamitin natin yung ayon air fryer po, Sir Willie, sabi ni Angelica. Yan ho ang gamitin natin para nakakaiwas tayo sa sakit. Ngayon, kung itlog lang ang lulutuin mo, lagyan mo lang ng konting tubig. Kahit na wala ng tubig, pwede ho kayo makapag-fry ng itlog. Ngunit, paano naman tayo magigisa kung walang mantika? Eh, tayong mga Pilipino, mostly na mga niluluto natin, minamantikaan natin. No? Kaya, ang nakakapagtaka, ayaw ko na sabihin bakit, ang nakakapagtaka, shocking! No? Meron bang sangay? Bakit kami DTI? Hindi mo gagamitin yung bakit eh, no? Oh, bakit kami DTI? Bakit kami mga ilang sangay ng gobyerno na mukhang wala namang police power na to castigate ito mga nag-hoarding ng mga produkto natin? Ngayon, kailan kaya magiging maayos ang bansang Pilipinas? Eh, yung politika lang natin ang sagwa eh. Ha, pagkaalam ng mga kandidatong talunan sila, yung nakikita nilang umaangat, naku Diyos Mariosep, abot langit ang kanilang pandudurog doon sa kandidato na winnable. Malapit na natin hatulan ang mga masigasig na maamong tupang mga politiko. Tumpak ka, Willy. Dapat suriin maigi bago ihalal natin lahat. Yan. Ngayon, hindi ho ako mananawang magpaalala sa bawat isang mamamayan na gamitan ng sapat na pag-iisip. Ha? Bakit mo binoboto yung taon sinasabi mong o pinaniniwalaan mong pwedeng maging pangulo ng bansa? Yan. Ha? Eh, kasi pag hindi mo pinag-isipan, ako Diyos Mariosep, ha, maniwala po kayo, wala tayong kinabukasan. Hindi aangat tong bansang to. Ha? Hindi aangat. Walang pag-angat. Grabe, mga kaibigan. Oh. Kaya, dapat nag-iisip po tayo. Ano, mga kaibigan? Kaya, pag hinalal ho natin, imaginein mo, may congressman ka. Diba? May congressman kayong hinalal eh. May senador. Ngayon nga, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw sa kung saan-saan entablado at sa mga interviews. Ito, gagawin ko, mamimigay ako ng bahay, mamimigay ako ng langit, mamimigay ako ng lupa. O. Mamimigay din ako ng amoy lupa. Diyos Mariosep na buhay to. Ngayon, gusto kong sukatin, no? Kathleen Rose Carino, gusto kong sukatin yung mga kumakandidato katulad noong mga party list ng mga agrikultura. Maraming nagsulputang mga partido ng mga agricultural products o agricultural. Eh, yan lang yung mga magbibigas natin, yung mga pagpapalay natin eh. Yung, ano, farmer ng mga palay, may hindi nga humatulungan ng Senado at Kongreso. Lalo na ng gobyerno.
sasabihin lang ng gobyerno kasi walang batas sa ganito, magkakaroon kaming kaso, ganyan, ganyan, ganyan. Ganun ho ang mangyayari. Kaya, pag hindi ka natutong bumoto, oh, todas, kung ang dinaranas ng mamamayang Pilipino ngayong panahon na to, mahirap. Pag nagkamali tayo, mas mahirap pa. Ha? Naniniwala ko, alam ni Carlo Crisologo yan. No? Eh, tatakbong ano, agricultural party list. Pag nanalo, tatakbuhan na naman tayo. No, ang inaalagaan eh, yung ano, yung personal interest ng congressman na gagong yun. Diba? Kaya, pag-aaralan ninyo, nating lahat, sino bang agricultural party list ang ating iahalal? No? Maraming klase eh. Kasi sabi natin, kaya tayo nag-ahalal ng party list para may mag-represent nung sektor. Diba? Eh, sektor ng ang wala lang hood sa party list natin. Alam mo kung ano yon? Ano yon? Wala hong party list ng mga magnanakaw eh. Bakit kaya? Party list ng mga corrupt, wala. Kasi naandun naman sila naka-angkla, nakapatong doon sa mga iba't ibang klase ng party list. Meron nga eh. Naging congressman, naging senador, naging mayor, naging governor, naging vice governor. Mamukat-mukat mo, naka-party list na rin eh. Kasi alam na nilang hindi na sila mananalo doon sa lugar nila. Kaya iikot sila na parang senador. Eh yung senador, hingyan mo ng tulong. Sige, bukas-bukas ha, makita tayo. Hindi mo na mahuli. Kasi umiikot ako sa ano eh, Davao. Umiikot kasi ako sa ano eh. Umiikot kasi ako sa Mindanao. Umiikot kasi ako sa, nako. Eh, nahilo ko, nakalimutan ko. Ang nakikita ko tuloy na magaling lang na ano, no, na agricultural partners, yung AGAP. Oh. Ano yung AGAP? AGAP. Yan lang nakikita ko, maayos-ayos eh. Oh, kaya nga, gusto kong tulungan eh. Hayaan nyo kakausapin ko muli yung AGAP. Ano. Dahil, nung araw talagang tinulungan ko yan si Congressman Nicanor Nicky Briones. Oh, meron ngang representative party list kontra sa droga na huli sa bypass operation lang niya. Oh, kita na ninyo. Nagtatago doon sa party list niya. Ang sinasabi niya, ipagtatanggol niya. Ha? Yung, at ipagagamot niya yung mga nalululong sa droga. Tapos, ipakukulong niya yung mga shabu pusher. Tapos, nung bandang uli, nahuli siya. Ayan o, sinasabi mismo ni Carlo Crisologo, merong ang representative party list kontra sa droga. Nahuli sa bypass operation. Mariosip na buhay ito, mga kaibigan. E pagka hindi tayo natuto, maniwala kayo, mas kawawa tayo. Ha? O, baka bukas yung mantika na yan, yung 1,600 per balde, baka bukas makaluan, 5,000 na yan. Tingnan ko lang kung paano tayo makakapagprito ng isda. Tingnan ko lang kung paano tayo makakapag-isa ng gulay. Party list corrupt. Para lalo tayong mahirap. Yan po ang motto nila. If ever, ahihihi. Sabi ni Angelica Paz. Kaya, ang kasalanan natin bilang mamamayan, hindi natin iniintindi pero nakikinig tayo sa balita, nakikinig tayo sa komentaryo, nagbabasa tayo ng dyaryo,
Ha? Pero hindi natin iniintindi. Ah, oh, umiintindi masyado yung kinukomentaryo ni Willie na yan. Puro banat yan eh. Hi, Kuya Willie, sabi ni Krista Pahe. Oh, yes, si Krista Pahe ng Pondakit. Oh. Anong sitio ka diyan? Sitio ba tawag doon? Oh, barangay 5 ba 'yan? Oh. Yun oh, mga kaibigan, isdang isda lang eh. Hindi na halos mabili ng tao, kaya mapapalad yung mga malalapit sa dagat. No? Eh, pag bumoto kayo ng isang party list na unghang, purok pala, purok 5. Ayun, kala ko kali 5. Yung kali 5 pala, yun nandiyan sa kanto ng Mabini tsaka Padre Paura. Beer garden naman yun. Oh, di ba? Eh, paano ho mabubuhay ang isang mahirap? Kaya alam mo niyo, sabi ko sa inyo, tayo pagbutihin natin ang edukasyon. Ha? Dahil pag pumunta kayo sa ibang bansa, may iyak kayo eh. Ha? May iyak kayo. Ho? Sabi, sandali, ito nakita ko. Si Asterio El Ginkolin. Kaya huwag basta maniwala sa ganyang politiko. Kunwari, mararangal. Pero, sa totoo, law violators. O, kita na ninyo. Yan. Yung law violators, magandang talakayin yan eh. Sabi ni Krista Pahe. Pero dito po ako ngayon, Pampanga. Nasa Pampanga siya. Oo. Si Krista Pahe, uuwi sila kuya mo sa order. Order uli ako dating ng Flying Peace. Ang sarap ng Flying Peace sa Zambales. Ano ho? Oo. Good morning, Commander Mau. Oo. Dito po ako kay Papa. Naka-bakasyon. Aba, pa-bakasyon-bakasyon lang si Krista Pahe. Kaya siguro siya nakapanood kasi yung mother and father niyan eh. Talagang panate ko nating manonood. Ha? Matuto tayo. Ha? Unwind. Okay. Alam mo ninyo, matuto tayo. O, maniwala kayo. Yung mga siraan, naku, huwag niyong intindihin yan. Ang intindihin natin, halimbawa, sabi mo, iboboto ko si Willie Espiritu. O, unahin muna natin itong sinasabi ni Carlo Crisologo. Ang ingatan natin, yung mga magtatakal ng tulog na mantika sa madaling araw, mga nagtatakal ng mantika sa mga sower na malapit sa mga Chinese restaurant at iba pang mga restaurant. Oh, talakayin nila, tatakalin nila. Ano yan? Yon ng mga magtatakal. Oh. Ha? Choose the right one for our country. Sobrang taas presyo mantika. Oh, imagine mo, yung isang latang ganon. Dati yan, mabibili mo ng mga 680, 690, pinakamataas, 800. Eh, ngayon, doble. Ngayon, kahit tumatay ka ng pera, ha? Titibihin ka eh. Bakit? Namili ka sa grocery ng mga dilata. Hindi mo malaman paano inabot ng 5,000, 10,000, 18,000 yung pinamimili mo eh. Oo, kasi yung binili mong halagang 20,000, kaya na nga buhati ng isang tao. Oo? Eh, meron ka pang kasama sa bahay, ang lakas uminom ng kape. Eh, halimbawa, ganyan kalaki yung kape binili mo. Oo? Isang linggo o 10 araw, ubos. Eh, yung binili mo, good for 100
100 person o 220 orders. O, meron malakas magkape. Mo, Diyos Mariosep. O, tama ka dyan, Timaw. Sabi niya, o, pwede recycle mantika, gawing lampara, pero yung iba, ginagamit uli pang luto. O, ayun nga eh. Halimbawa, dumudumi ka. O, gamitin na natin yung pinakagarapal na salita. Tumatae ka ng pera. O, diba? Eh, hindi mo pa napupunasan yung puwet mo. Hindi mo malaman. Ubus na. Eh, good for 2 weeks yung pinamalingki mo. Bakit madaling naubos? Eh, kukunti nga yung pinamili mo eh. Pero halagang 20 mil lang eh. Eh, magkano ba sweldo natin mga mamamayan? Dito sa Metro Manila, 540. Sa lalawigan, mga 300 plus o 400. O, halimbawa, 500 ang sweldo mo. Tingnan nyo ha. 50, pinakamababa, 50 pesos per kilo ng bigas. Doon sa 500, binawasan mo ng 50, 450. Eh, yung karne, 280. O. Sabihin na lang natin, 250. Ayan. 300 na. Yung sahog. O, hindi ka na magsisavings ng pambayad mo sa upa ng bahay mo o pambayad mo ng kuryente. Ngayon, kung isa lang ang nagtatrabaho sa pamilya, paano sila kakain ng tama? Ngayon, pagka hindi ka kumain ng tama, may possibility na ihina yung immune system mo. Pag humina yung immune system mo, andyan na yung lumalaganap na COVID. Maniwala ka ba na sometimes bad officials are elected by the intelligent people? Correct! Iyon ang natumbok ni kasamang ni kaibigan Asterio Elgin Colin. Ha? Maniwala, kitinan nyo ha, maniwala ka ba na sometimes bad officials are elected by the intelligence people? O, magagaling na Pilipino, matatalinong tao, ang ini-elect yung mga durubo, yung mga maling politiko. O, kaya nga, di ba, meron tayong kasabihan, eat healthy, di ba? Paano ka makaka-eat healthy kung ang sweldo mo 500? Tapos may pinasususo ka pang sanggol. O meron kang anak na 1 taon o 2 taon o 3 taong gulang na napakakulit na ang alam ay lagi nakasahod na kaganon sa nanay o kaya sa tatay. O. Paano mong pagkakasahin yung 500? Diba? Kung nasa lalawigan ka naman, kung 380 ba o 400 ang sweldo, eh di lalo ng kulang. Eh, isa pang nakakataka eh. What are you expecting is that mas mura ang gulay, isda, karne sa probinsya. Eh, ang masasabi mo, anak ng puta naman, ano bang klase to? Nasa probinsya ka na, mas mahal pa yung gulay nila sa Maynila. Saan ba galing yung gulay? Saan ba galing yung karne? Diba? Hindi ko tinatanong na kung saan galing ang itlog, ha? Tsaka yung manok, hindi yun ang tanong ko. Saan ba nang galing ang mga gulay? Tsaka mga karne? Diba sa lalawigan? Bakit mahal yung nasa lalawigan? Oh. Tapos, itong problemang to, hino-hoarding pa ng mga traders. Bakit nila ginagawa to? Sa kagutuman ba? O nalulugi na sila? Ha? Nick Leyba! Oh, good morning, happy birthday. Ha? Ngayon,
intelligent voter ka, pinaniniwalaan mong kandidato yung naninira. Yung laging sinisilip yung kalaban. Hindi pumokus doon sa sasabihin niyang ano ang kakayanan ko kung ako ay kung bakit ako tumatakbong presidente. O alin ang mas maganda, yung ipagwagwagan mo sa sambayan ng Pilipino yung kaya mong gawain na alam mong kaya mo at kaya mong impluwensya ng Kongreso at ang Senado. Sabi ni Ibramos, oh, kaya po di masisi ang mga OFW kahit risky yung bansang pupuntahan, pinipili nila makipagsapalaran kasi hirap na nga sa buhay. Oh, ang liwanag ng sinasabi, yung tinuturan ni Ibramos tsaka ni Elgin Aster, oh, Elgin Ilkulin. Nagkakanda o tal-tuloy ako. Ay, good morning! Kasamang Joey Ortiz. Paano lalakas ang immune system mo kung ang kinakain mo lagi itlog, noodle, anong sustansya ang papasok sa utak mo? Oh, magkakaroon ka ng utak burak. Oo, may isip mo, nakakatipid ka. Pero nababawasan yung sustansya ng utak mo. Baka mamaya, 18 anos ka pa lang eh, nagkakaroon ka na ng sakit ng kalimot. Oh, 'di ba? Kakakain mo ng mga noodles, yung mga instant noodles. Eh hindi ho pwedeng, mga kaibigan, hindi ho pwedeng panay-panay ang kinakain natin diyan sa mga dilata. Ha? Kahit na yung mga hotdog na 'yan, hindi ho pwedeng araw-araw 'yan. Paminsan-minsan 'yan. Kumbaga, ito yung kanta noon. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo. Ganon. Hindi ho pwedeng ngayon kakain akong almusal pritong itlog o kaya nilagang itlog. Mamayang tanghali, ang tanghalian ko kanin at instant noodle. Tapos pagdating ng hapunan, kanin tsaka instant na kanton. Oh. Tingnan nyo, subukan yung kumain ng diretso niya 10 araw. Tapos sasabihin mo, gandang katawan ko. Di bale, kung maingat tayo sa pagkain, maraming Pilipino hindi marunong kumain. Maraming Pilipino marunong lumamon. Ang lakas lumamon. Ganun, no? Yung kalaking pinggan mo, gabundok kung maglagay ng kanin. Tapos, ilalagay yung sabaw ng instant mommy noodle. Pinapangos niya yung kanin, may sabaw, mainit-init. Sarap na sarap siya. Tapos, kukuha siya ng konti ng pansit. Yun ang ulam niya. Eh, pareho yun, eh. Parehong karbo yun, eh. Oh. Paano natin iiwasan magkasakit kung yun lang ang kinakain natin? And worse, may makikita kang mga kababayan natin nasa mga tulay, nasa mga stoplight, sa Luzon, sa saan man lupalop ng bansa, naglipa na yan, namamalimos. O, bibili ng 2 order na kanin, hihingi ng sarsa. Kung mabait-bait yung tindero, tindera, bibigyan sila. Diba? Ngayon, yung mga paghihirap na yan, paano natin gagawa ng paraan yan? Anong solusyon? Ang solusyon, yung sinasabi ni Aster Elgin Colin, ha? Matalino kang butante.
tapos gago kang bumoto, tinanggap mo pa yung soul sa'yo, oh, tapos iboboto mo, tapos bukas makalawa, hindi naman niya tinatanong utang na loob yun, ang tingin niya sa'yo, pulubi, walang pakinabang, bibigyan kang pa 20-20, 50. Eh dahil sa kahirapan, wala ka ng alam. Ang tingin mo sa kanya, Panginoon. Pero pag umuwi ka ng bahay, hindi mo alam kung ang iluluha mo bato o buhangin o dugo. Dahil hindi mo malaman kung kanino ka manghihiram para may maipakain lang sa pamilya mo. Eh, bibili ka ng mantika, eh, nagtaas. Oh, plastic na lang bibili natin. Wala kang pambili ngayon ng ulam. Anong gagawin mo? Ilalabay mo yung mantika at papatakan mo ng toyo, lalabayin mo saka kayo magkakainan. Yan po mga mas mahirap pa dyan ang ating mga mararanasan. May bansa nga eh, yung buhangin, kinakain eh. O, kinakailangan ba na dumating tayo sa panahon na ganun? Buhangin o putik, oh, sa India yata yun, nakalimutan ko eh. O, yung nararanasan po nating kahirapan, nawa, tulong-tulong tayo, huwag na tayo magchismisan at huwag ka na makipagtalo kung sino iboboto mo. Ha? Tulong-tulong tayong pumili sa pagkakaintindi mo na hindi ito sinungaling, hindi ito maninira. Ito, randam ko dito, gagawa ng paraan ito para kumain ng maluwag ang bawat isang mamamayang Pilipino. Sa dinami-rami ng pera mga pinaggagastos sa mga yan. Oh. Kaya bukas makalawa, pag hindi tayo nagbago, ito po ang isa sa mga mararanasan natin. Inaka, wala kang mapakain sa anak mo at gusto mo magkaroon ng maraming pera, pupunta ka sa Facebook. Maghahanap ka ng mga foreigner na makakatunggali mo. Ha? Mamaya, later on, baka pati anak mo, isama mo sa cybercrime. Hmm. Eh, nung walang pandemic, may mga, yung mga hostess nasa nightclub eh. O, ngayon, yung mga hostess, ha? Sikat na. Oh, kontak-kontakan na lang sa cellphone. Hindi ho ba? Oh. Yung anak mong 12 anyos, 11 anyos, pagsayawin mo ng pagsayawin sa Facebook, ng TikTok. Para pag nahulma na yung utak niyan, mga 16, 17, hulmado na. 'Di ba? Ang ibebenta naman niya yung kanyang puri. Hmm. Hanilet Pinas Cosas ng Canada, good morning. Ha? Oh. Yan, meron nga dyan, Pilipina. Nagpunta dyan sa Canada. May inasawa siyang foreigner. Pagdating niya sa Canada, nagkaroon sila ng problema mag-asawa. Hanggang dumating sila sa pagkakataon na nagkahiwalay sila. Matibay yung Pilipina eh. Alam mo ninyo ang ginawa? Naging magsasaka. O. Nabuhay siya at gumaganda ang buhay niya. E dito, pag naggutom ka, mag-a-apply ka bilang magsasaka. Susubain ka pa eh. O, bandang uli, baka hindi ka pabayaran eh. O. Bakit ho gano'ng kahirap ang bansang ito? Tayong bansang Pilipinas nakasali doon sa hanay ng mga mahihirap. Kasalanan ba ng politiko o kasalanan ng simpleng mamamayan?
Di ba? Yung tanungin natin ang sarili natin, huwag kayong mahiya. Don't hesitate to face in the mirror and ask yourself, tao ba ako? Nauunawaan ko ba ang hirap ng bansa ko? Bakit hindi ko kayang itaguyod yung aking mga anak na kinakailangan ko mag-OFW? Tapos pagdating doon sa ibang bansa, imbis na magpakabuti ka dahil may naiwanan kang mga anak eh, nakipagrelasyon ka pa kung kani-kanino. Marami tayong OFW na nasira ang kanilang mga pamilya. Nasilaw sila sa magandang buhay na ang inaakala nila ay gaganda rin ang kanilang buhay. Ngunit, pagbalik nila ng bansang Pilipinas, kung hindi sila umaasa doon sa kinakalaguyo nila, lalo lang maghihirap ang kanilang buhay. Good morning, Sir Willie. Napaka pathetic talaga ng mga sitwasyon na sinasabi ninyo. Pero yun ang realidad. Kaya nga po, Madam Pilisa, ang tinatalakay ko kung ano ang realidad na nangyayari sa bansang ito, nating mga Pilipino, na maari ba, pakinggan mo naman ako, bumuto ka lang ng tama. O sabi ni Krisologo, kung sino manalo, kailangan respect para magkaroon ng pagkakaisa, magsama sila sa pag-after election dahil hangad nila kabutihan ng bayan para kabutihan o korupsyon, magsama-sama na sila ang lahat. Oh. Makinig tayo mga kaibigan, unawain ninyo. Kasi, halimbawa pipili ka ng presidential mo, walang alam kung hindi siya lang nagkakaisang pinakamagaling at lahat ng kalaban niya masama. Laging bukang bibig niya, may komento siya doon sa kalaban niya. At ang naiintindihan niya, siya lang ang pinakamagaling. Ngunit ang katotohanan, nagkukubli lang siya. Dahil ang tunay na interes niya kung paano niya gagahasain ang kabangyaman natin. Angelica Paz, sa African countries po, yung kinakain ang lupa o buhangin, Sir Willy, Madagascar or Somalia yata, binibake nila na parang cake, binibake nila parang cookies, na napanood ko po noon dokumentaryan. Oh. Kasi alam mo ninyo mga kaibigan, pag hindi tayo natuto, kung yan sa Africa, kinakain yung lupa, tsaka buhangin. Oh. O ano man ang nangyayari dyan sa Somalia, tsaka dyan sa Madagascar. O, imaginin mo, ginagawang cookies sa atin, naglipa na ang mga malnourished. Hindi ba? Bakit? Kasi ang pinaniwalaan natin at yung gustong gusto nating iboto, yung sinungaling, yung naku Diyos Mariosep, hindi ba pwedeng dito sa Pilipinas, takang-taka ko eh mga kaibigan, tell me if I'm wrong, majority of the Filipino are Catholics, Katoliko.
Oh? Di ba? Pero ba't ang daming walang yung politiko? At ang daming masagwang mamamayan? Masakit isipin, di ba? Eh, kailan uunlad ang bansa mo kung hindi ka matututo? Tapos, pagka nagkomento ka, pagbibintangan ka, ah, hindi, ano yan eh. Ito korsonada niyan eh. Hindi ho. Ang tignan natin, ano ba yung tama, ano ba yung mali? Pagkatapos ng programa ng For Your Information, in-analyze ninyo yung sinabi ko. Tama ba yung sinabi ni Willie Espiritu? Diba? O. Katulad yung sa Comelec. No? Yung sa Comelec. Yung isa sa hurado nung pagdinig sa kaso ni Marcos, etong si Rowena Guanzon. Nagsiwalat po siya na ang boto niya ay laban kay Marcos. Tama, walang problema. Hindi ho problema yun. Eh kung talagang yun ang kanyang paniniwala, di ho ba? Ang tanong eh, ilang ba sila na maglalabas ng desisyon? Ako, pagkakaalam ko, kung hindi tatlo, apat eh. Kung hindi tatlo, apat. Yung sinasabi ni Rowena Guanzon, yun yung pananaw niya. E ano naman yung pananaw nung ikalawa at nung ikatatlo? O, ibig bang sabihin kung ang pananaw nung ikalawa at saka ikatatlo e favorable sa Marcos? Sinungaling itong dalawang to. Kaya nga mayroon majority votes. Yun ho ang batas eh. Eh dito sa atin, yung mga abogado, naku, Diyos Mariosep, ang galing mambasag. Yung kandidato, ang galing mangwasak. O, ewan ko kung papasok to dun sa asunto o mako-contempt etong si Rowena Guanzon. Kasi magre-retiro siya ng ados. Eh ilang araw na lang, ba't hindi pa niya inintay? Diba? Ba't inunahan niya? May karapatan ba siyang unahan yung ponente ng kaso? Hindi ho. Alam mo ba kung anong binoto ng dalawa? O, kung tatlo kayo, alam mo ba kung anong binoto ng dalawa? O. Diba? Kaya yun ang mga gustong ayusin ni Ping Lacson eh. Ha? Sa Japan, nanonood sila sa Tokyo. Sila Charlotte Jones. Good morning. O. Kasi kung tatlo kayong boboto, tatlo kayo maglalabas ng inyong opinion. Kung majority yung dalawa, talo yung isa. O, kung dalawa yung bumoto ng no, talo yung isa. Di ba? Eh, dapat ang sinabi ni Rowena Guanzon, dalawa kami bumoto eh. Laban kay Marcos. Hindi eh. Yung boto lang niya sinasabi niya. Tapos meron siyang sinasabi na may nai-influensya. O, kung lalaki yan, sasabihin ko sa kanya, may bayag ka ba? Eh, babae, anong may mani ka ba? Dapat ngayong araw na to, binulgar mo na rin yung boto mo. Ba't hindi mo pa binulgar yung nalalaman mo ng influensya? Para sabog-sabog na kayo dyan. Diba? Ano bang majority vote? Pwedeng komandidato to o hindi pwedeng komandidato? O. Eh, naglabas ka sa publiko. May ponente. May head of the panel kayo eh. Halimbawa, yung kaso
kaso ni Ibramos, napapunta sa sala ni Willie Espiritu, may dalawa pang judges akong kasama na mag-aaral ng kaso mo. Ngayon, kung dalawa kami bumoto, favorable or unfavorable, yun ang mananalo, yung majority. E ano itong ginawa mo, Rowena Guanzon? Contempt. Oh, pwede kang i-contempt. Pag na-contempt ka, eh, hindi kasi mandaraya yung mga demonyo yan. Iisa ka lang bumoto eh. Paano mo sasabihin yun? Intayin mo, the right thing to do is intayin mo. Oh, sasabihin mo, Lunes, hindi na pwede. Eh, meron pang hanggang alas 5 eh, ngayong Biyernes eh. Ano ang motibo mo at sino sumusi sa'yo para hindi ka makontent? Yun ang masasabi ko dyan sa usapin na yan eh. Kasi, sa korporasyon, sa private corporation, ha, ang requirement ng Security and Exchange Commission, if that company called corporation, kailangan ang incorporator mo dyan, kung hindi 3, 5. Kung hindi 5, 8. Pito. Yan. So, kung 5, bumoto yung 3, talo yung 2. Kung bumoto yung 3, talo yung 2. O, pang ilang ka doon? Sa hanay na yun. Anong pangalan yan? Rowena Guanzon. O. At sino yung sinasabi mong ma-impluensya na yan? Kasi, nakikisaw-saw kayo doon sa mga siraan. Tanong mo mga kandidatong presidentiable, maghunos-dili kayo. Wag kayong magsiraan. Ang ihampas ninyo sa mga pagbumuka namin, ha? Ang ihampas ninyo sa pagbumuka namin, ano ang gagawin ninyo kung kayo'y maging presidente? Wag nyo kaming turuan! Mali si Rowena, sabi na Aster Elgin Colin. Kung justice kang court of appeal, pwede bang gawin mo yan premature action as if influencing the other justices? Hindi ako lang ang nagsasalita. Ha? Kasi, hindi naman o yung iisang ponente ang magagawa ng desisyon eh. Eh kung single out yan, halimbawa ikaw ang dapat magdesisyon, wala kang kasama, Rowena Guanzon, pwede yan. Hindi ko pwede yan eh. Kahit sa Supreme Court, kahit sa Court of Appeal. Di ba? Kahit dyan sa Sandigan Bayan o dyan sa Ombudsman, yan ang sistema ninyo. Eh, ang lumalabas dyan, baka ikaw yung sinusian. Ang plano mo ba, wasakin itong eleksyon na ito? Sabihin mo lang. So, alam naming mamamayang Pilipino ang gagawin. Di ba? Hindi yung palalabasin mo, ikaw ang pinakamagaling. Sino kakampi mo? Halimbawa, dalawa kayo. Totoo yung sinasabi ninyo. Di ba? Masasayang pa yung boto nyo eh. Kasi contemptuous eh. Hindi sa right pora ninyo nilabas yung sinasabi ninyo. Sasabihin naman ninyo ngayon, pinagtatanggol ko si BBM, hindi yung tamang gagawin mo bilang huwes niyan, yung kasong yan. Tapos sasabihin mo, yung naunang kaso pwede naman ilabas, bakit ngayon dinidelay? Hindi kayo dapat ang nag-usap, hindi yung pangungunahan mo at iiwanan mo yung majority. Ngayon kung questioning ko na, kahit ba maglabas ng
mali o tama yung dalawa eh. O eh, anong, ang question ko, bakit hindi ninyo ikulong yung guwanso na yan? Dahil wala sa rules of law na magngangangaw-ngaw ka kung ayaw agad maglabas. O. Yan ho yun. Elisa Patenya, good morning po. Good, God bless. Thank you. Hindi ho yung kayo magagaling. Kahit ho sino sa atin nagkakamali, pero yung ginawa ninyo, isang malaking pagkakamali. O, punta kayo sa Tokyo. Punta kayo sa Amerika. Tingnan nyo kung kaya nyong gawin yan. Sinisira ninyo yung kamada ng eleksyon. Ha? Kasi tinitignan ko kagabi pa at saka kanina yung news na yan. Sino ba ang nababayaran dito? Yung media outfit ba? Ha? Yung media outfit ba? At ito mga to? Eh ako, pag nag-observe ako mga kaibigan, nilalaliman ko. Para pagka nagsalta ko sa harapan ninyo, alam ko sa nasabi ko. Oh. Subukan nyo, balikan ninyo yung mga news mula kanina. Subukan nyo, basahin ninyo. Analyzin ninyo. Mas marami yung sapok. Tapos mas marami yung maganda. Oh, doon, mahalata mo na eh. Puro yung maganda nilalabas. Tapos, pag tinignan mo yung equality ng format ng pagbabalita, doon makikita natin agad eh kung sino inaayunan nyo eh. Oh. Eh bakit si Ping Lacson ayaw makisaw-saw sa inyo? Oh. Kaya kung ako, boboto, alimbawa, tinanggal niya si Bongbong Marcos, tapos sinalauna lang ninyo ng ganyan. Ang iboboto ko hindi si Lenny Robredo. Ang iboboto ko diyan si Ping Lacson. Bakit? Tingnan niyo kung magsalta palibhasa hasa doon sa Senado. Oh. Natitiyak mo na may gagawin. Oh. 'Di ba? Hindi yung nakakapanlumo, tunay na kalaban ni BBM lumalabas. Eh si Lenny Robredo, bakit kailangan ninyo mag-away sa publiko? Yung personal na pag-aaway ninyo, bakit sa publiko? Eh kung may katotohanan yung mga pinagnangak-ngak ni Lenny, ha? Bakit hindi ka, di ba abogado ka, bakit hindi ka pumunta sa korte? Bago ka nag-file ng presidential, sana pinagdidemanda mo yung Marcos, di ba? Oh, ngak-ngak ka ng ngak-ngak sa media, magkano binabayad mo ang tanong ko? Oh, sasabihin ninyo, ayaw mo talaga si Lenny. E paano ko siya magugustuhan? Yung estilo mo, masama. Abogado ka, hindi ka pumunta sa korte. Kung sino-sino pinapupunta mo. Oh, tawasin mo man ako. Eh, kung ako, mas pipiliin ko pa si Ping Lacson dyan. O kaya itong sinasabi ninyong tatanga-tangan si Pacquiao. Ang hirap sa atin, masyado tayo nagmamagaling. Nagmagaling na kayo, naninira pa kayo. O. Diba? Yun ang masama. Hindi ka ba makakakandidato nang hindi ka mangwawarak? Tapos uupa pa kayo ng tigawarak ninyo? O. Kayong mga nakikinig, sabihin ninyo sa akin, mali ka, Willy. O, bakit? Ngak-ngak ka ng ngak-ngak sa Facebook, ayaw mong sumagot dito sa programa ko. Face to face tayo. Wala, hindi tayo mag-aaway ng personal. Panindigan mo, yung nalalaman mo, papanindigan ko yung nalalaman ko. And let the public judge. Ganun. Hindi yung
Ang lagay naman, magalit ako halimbawa kay Asterio Elgin Colin o kay Elisa Pateño o kay Carlo Crisologo. Dahil ang gusto niya, si Isko Moreno, gusto niya si ganito. Eh, ang gusto ko si Ping Lacson. Oh, papanindigan mo yung nilalaban mo. Bakit ganon si BP Robredo? Bakit sinasabi niya sinungaling si BBM? Lahat pinintasan niya. Sino ba siya? O, ayan ang sabi ni Charlotte Jones ng Tokyo. Kung ayaw nyo si BBM, boto si Lacson. Isko, huwag lang kay Lenny. O, yan ang sinasabi ko. Kasi, hindi magandang panuntunan, hindi magandang impluensya, lalo-lalo na sa kabataan, na kakandidato ka, gusto mong manalo, ang gagawin mong estilo, siraan mo yung kaaway mo sa politika. Magtalo kayo kung ano yung gagawin mo. O. Magtalo kayo. Halimbawa, sabi mo, gagawa ko ng instant bigas. Eh sabi naman nung isa, gagawa ko ng instant galapong. Yan, pag-awayan ninyo. E 35 years, hanggang ngayon, hindi pa kayo magising sa katotohanan. Bibilugin nyo kami. Eh baka pagpanalo ninyo, baka lahat, pati yung nalubak na EDSA, kasalanan ni BBM yan. Oh. Eh saan kami mabubuhay ng tama dyan? Patawad ah, Madam Lenny. Kasi ang nakikita ko sa ginagawa mo, katulad nung nakapag-hinuli kang magsalita, tapos lahat ng kalaban mo, masama. O, sabi mo pa nga, iboboto mo kung hindi ka kandidato, iboboto mo. Si Pacquiao, pero nung bandang uli, sad to say. O ikaw lang magaling? Anong weight? Anong weight nun? Oh, ang pinagtalunan nyo ba kung ano ang gagawin nyo sa sambayan ng Pilipino? Ano ang ibabahagi mo para gumanda ang edukasyon? Di ba? Anong kinabukasan ng mga kabataan? Ano? Ganun ho. Hindi yung gagamitin nyo pa yun. Kaya yung isang senatorial na mga kakampi mo, hindi manalo-nalo yung sinasabi ni Presidente mukhang kabayo. Sino yun? Nakalimutan ka, mukhang talagang kasumpa-sumpa yun eh. Ilan talo na, takbo pa ng takbo eh. Oh. Diba? Yung mahaba ipin, yung pangalan nun, baka kayo, maalala nyo. Oh. Walang alam yun. Hindi nga mabangungot yung tarantadong yun eh. Ang alam lang nun, masama ang Marcos. Oh. Di ba? Bakit hindi pagtalunan natin dito? Paano? Ito. Itong cooking oil na to. Itong potragis na sugar na ito. Oh. Itong asukal, kape, oh. Noodle, detergent bar, pandesal. Paano natin tutulungan ng tao? Nakakain sila ng mura. Oh, anong gagawin mo kung pangulo ka? Ayan, tama yan. Sinasabi ni Aster Elgin ko rin. Si Jokno. Ito, simulat sa puli. Kaya walang bumoto sa'yo eh. Subukan mo, kumandidato, panindigan mo yung mga kaya mong gawin. Baka sakaling maawa ako sa'yo. Oh. Diba? Kawawa kami Pilipino sa mga kagaguhan ninyong lahat. Bakit hindi kayo mabuhay ng tama? Bakit hindi kayo tumakbo ng tama? Ituro nyo sa amin, ako dapat ng paniwalaan dahil ito ang kaya kong gawain, na kaya rin gawain at sundin ng Kongreso at Senado kasi ito ang ipapanukala ko sa kanila at aaprubahan ko. Hindi pwede magtaas ng ano mang commodities nang wala tayong solusyon. Anak ng tupa, ilan na yung tumatmang party list ng kung ano-anong kagaguhan? Wala namang nagagawa. Pagdating doon sa Kongreso, ay, manahimik ka, sabi ng mga tulisan na congressman doon sa party list.
Ah, baka tadyakan kita dyan. Hindi kita bibigyan budget. Tamimi na. Oh. Anong cancer? Cancer na talaga itong... Oh. Yan. Yes, sige mo. Yan. Naniniwala ako, makatotohanan tao yan. Oh. Bakit ayaw natin ng mga makatotohanan? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Ginalit nyo na naman ako eh. Nakain ng nanay nyo eh. Oh, kahit tayo magbalitaktakan, Lenny Robredo. Oh, sabihin mo, anong kakayahan mo? Yung pinamimigay mo, galing yan sa pawis naming mamamayan, kaya kami budget as vice president. Tapos gagamitin yung technicality na wala pa kasing eleksyon. Eh bakit kayo nangangampanya kung wala pang eleksyon? Kaya kayong mga kandidatong mga ulul kayo, ang dapat ninyong gawin, pag-upo pa lang ninyo, paano nyo wawaswasin at iwawasto ang tamang proseso dyan sa eleksyon, sa COMELEC? Mga ulul, oh, anak kayo ng nanay ninyo? Ang tatanda na natin. Ako, malapit na ako matigok, buwakan ang ina ninyo. Hindi pa rin kayo nawawasto. Eh, bababuyin ko na lang kayo. Yan ba ang gusto ninyong mangyari? Oh, sige. Magmamalaki kayo. Kitang-kita naman ang mga pinagkakakamkam ninyong pera ng bayan. Local government official, ulul. Kung hindi pa kayo makapangutang sa Bangko ng Pilipinas, wala kayong gagawin at wala kayong panggagastos. Oh, sige. Gusto ko gumawa ng presidential versus mamamayan. Tingnan ko. Ako unang yung interviewin. Ha, face to face. Hmm. Pag upo saan kukuha ng budget para ibawi sa kampanya? Isa na yan. Lenny Fault Finder. Hindi ata maayos ang ugali, sabi ng mga probinsya niya. Oh. Yan lang Bicol eh. Prone of typhoons. Eh, laki ng budget mo, hindi mo pa binato lahat dyan sa Bicol para may napatunayan kami ginawa ka sa Bicol. Oh, pasensya na kayo kasi ang nakikita natin, parang binayaran yung mga istasyon na yan. Oh. Isasalang ninyo, halimbawa si Bongbong Marcos, ngayon, para durugin ni Reni, durugin ng mga susunod, ganun ba? Oh, dapat yan, salin po sa ngalong lumalabas yung tao, ipanghuli ninyo. Tingnan nyo. Itong tao, nakikita natin, hindi nga halos maintindihan, paano niya isasangga yung sarili niya, dudurugin pa? Panginoon, patawarin mo po kami, lalo na ako, dahil na asar ako, nabuisit ako dito sa programa ko ngayon, dahil hindi ko na humalunok yung sistema ng eleksyon. Ang eleksyon ba sa bansang Pilipinas, eh magwasakan kayo? At gamitin ninyo yung mga salapi ninyo sa impluensya sa media? Oh. Huwag niyo akong pinag-uulol ha. PR man din ho ako. O. Halatang halata na yan. Huwag kayong magbabastusan. Masagwaho yun. O. Ano ba mapapahihita ko kung manalo yan si Bongbong Marcos ngayon? Makakahingi ba ako ng tulong dyan? O. O. Putol-putol po audio ninyo. Asahan na ho ninyo yun. Asahan na po ninyo yun. Kaya maraming salamat sa mga nanonood dyan sa New Jersey, sila Pinuela. Magandang umaga po. Asahan na ninyo magputol-putol dahil nilabas ko na naman ang katotohanan. Oh. Eh, ang atin yung makatotohanan lang po, asikasuhin ninyo ang agrikultura. Oh. Yan, isa sa pinakamalaking problema ng bansa yan. Ha? Ayusin ninyo, paano kami hindi magugutom, lalo na yung mga mahihirap nating mamamayan.
Hindi yung gastos kayo ng gastos sa politika para wasakin yung mga kalaban ninyo. Tapos kaming nanonood sa inyo, hindi namin malaman kung paano kami bibili ng matsakaw. Oh, di ba? Hmm. Ang tabayanan po ang palatuntunan eh, kasamang digital patrol, ha? Huwag niyong kakalimtaan mo yan. Si Duque at Domingo, sa wakas, pinakakasuhan na ng Kongreso. Naku, huwag na kayong umasa dyan mga kaibigan. Kaibigang Asterio Elgin Colin. Tapos na eh. Malapit na magsarado ang Kongreso. Malapit nang magsarado ang Senado. Mag-i-election na po. Magiging moot and academic na yan. Ayan po, okay na. Oh. Ang asikasuhin ninyo, mga senador at congressman, habang meron pa kayong session, paano nyo kakastiguhin ito, mga cell site na ito? Yung Globe Smart at dito? Bakit ganyan ang servisyo ninyo sa amin? Tama naman ang binabayad namin sa inyo. Nagiging putol-putol at nawawala ng signal. Oh, kaya hindi makagamit ng cellphone. At kung ano-ano pang gadget ang sangbayan ng Pilipino. Yan ang pagtuunan ninyo ng pansin. Gagamutin ninyo. Hindi yung ngak-ngak kayo ng ngak-ngak dyan. Away kayo ng away. Wala namang kaming naihita. Oh, di ba? Oh. Eh, gahol na po ako sa oras. Ako po ang inyong kaibigan sa impapawid, Willie Espiritu, nang nagsasabi, maraming salamat. At sa Lunes tayong muli magkanaig-naig, magkita-kita. Ako po ang inyong kaibigan, gwapong-gwapo, Willie Espiritu, nagkakaisa-isa lang yung gwapo. At kayo naman ang mga ganda at gwapong nanonood sa akin. God bless po sa inyong lahat. I love you. I love you all. Bye-bye for now. Bye-bye.